So next, ano po bang kayang gawin ng C Sharp? What C Sharp can do? Ano po bang kayang gawin niya? But ito, pag-aaralan natin siya, mag-aaral tayo, matututo tayo ngayon ng C Sharp. Ito ituturo ko sa inyo muna. So ano po ba yung kaya niyang gawin? So pwede po tayong gumawa ng mga desktop apps or mga desktop applications. Yun, ita pa na sa desktop natin. Yan po yung tinatawag desktop applications. Kahit yung browser po, desktop application po yan. Opo. And then pwede po tayong gumawa ng mga websites, web apps, mga web applications. And then pwede po tayong gumawa ng web API. Itong web API, pag kung bago lang po kayo, sa computer programming or nag-aaral pa, siguro later on itatackle natin to. Pero hindi muna ngayon kasi medyo advanced to, pero napakagandang concept po nito. Lalo na kapag remote yung server mo. And then next is pwede po tayong gumawa ng 2D or 3D games using C Sharp. So paano po ba? Meron po tayong Unity 3D na IDE para sa paggawa po ng 2D and 3D games. Bali ang C Sharp po dito is scripting po ha. Hindi po siya yung gumagawa ng 3D models. Kumbaga yung 3D models, pwede pong gawin yan sa, meron pong libre yan eh. Meron pwede sa Maya, pwede sa, kung ano yung 3D software apps na gusto nyo. Kung gusto nyo gumawa ng games. Bale, yung C Sharp, siya po yung nagpapatakbo. Siya po yung nagpapagalaw ng mga characters sa games. Yun po. So, pwede po tayong gumawa ng games using C Sharp. And then, IoT projects. Pwede tayong gumawa ng IoT projects. Meron po tayong, meron na po tayong ano eh, OS na na-release eh. Embedded OS na na-release yung Windows IoT na pwede nating ilagay sa pwede nating gawing OS sa Raspberry Pi natin instead of doing you know yung tawag nito yung sa Linux yung Raspberry Pi naman kasi meron din siyang OSS eh. So pwede po tayong mag-install ng Microsoft tapos kagawa tayo ng projects natin using C Sharp po. Pwede po. Using the UWP, Universal Windows Platform po. And then, pwede po tayong gumawa ng mobile apps like Android applications or iOS through Xamarin po siya. May bayad po yun. Pero, running on C Sharp din po siya. Alright, move on po tayo. Ito, brief description ng C Sharp. It was introduced early 2000 by Anders Herzberg of Microsoft. Ito po yung tao yun. Ito po, siya po yung nag-lead na gumawa ng C# programming language. At isa din pong is yung C#, napaka-closely ano po sila sa Java. Halos magkaparehas po ng ano sila. Kumbaga sa language ng tao para po tong Bisaya ng Mindanao at saka Bisaya ng Visayas. Ganun po. Halos magkaparehas po sila. Kaya pag nag-aaral po tayo ng Java in the next lessons po natin, madali na lang po siya kasi may ideas na po tayo later on. So ito muna, ano ba yung mga tools na gagamitin natin throughout sa pag-aaral natin ng C Sharp? So ito po, kapag ka-Windows po tayo, which is typically sa Pilipinas, talagang halos lahat naman na Windows po tayo. Mahal kasi yung Mac tsaka Linux eh. Ito po, kailangan po natin ng Visual Studio. So, ito po, Visual Studio. Ito, pwede tayong pumunta dito. Dito po siya. Nakikita nyo to. Ito po yung i-download natin, Visual Studio. Bale, dito po tayo sa Community Edition kasi yung Community Edition, libre po to. Ito may mga licenses po to. Tapos kapag nasa Mac ka naman, pwede po to. Meron po Visual Studio for Mac. And then, pwede po dito sa Linux at saka Mac din po. Ito po yung Visual Studio Code. May sariling compiler din po to. So, ito. So, dito po. So, ito po yung pinaka-overview niya. Tapos, ipapakita ko po sa inyo kung anong forma niya. Sa akin po, Visual Studio 2013 naman po yung gamit ko. Naka-Visual Studio 2013 ako. So, ito po yung, ito po yung forma niya. So, ganito po yung forma niya. Visual Studio. So, dito po tayo gagawa ng mga projects natin.
Dito sa side na to, ito yung mga tools na gagamitin natin. Kunyari dito is file. Dito po tayo gagawa ng project. So yun po, magawa tayo ng project. Dito po. So tapos dito, may mga templates. Dito po tayo namimili kung ano gagawin natin. Ito is mga languages po to, which is comes with the Visual Studio. Meron pong Visual Basic, meron pong Visual C Sharp, meron pong C++, F Sharp. Python is ano ko na po to. Bali, na-install ko na lang po to. Itong Python. And other types of projects dito. Later on, malalaman din natin to. Okay, dito na po tatapusin yung video natin sa araw na to. In the next video, mag-uumpisa na po tayo sa basic po. Hindi po muna fully, kahit hindi muna fully runnable yung code, ang gagawin po natin is idadisect ko po yung basic program ng C#. Para po mas aware tayo at saka mas mabilis po tayo matuto. Tapos ang explanation po is kadalasang gagawin ko is yung parang pang nasa kalye lang po. Para yung pinaka mas kahit hindi nag-aral, matutunan niya. So yun po, maraming pong salamat. Until the next video po, please, if gusto mo yung video ko or gusto mo matuto ng computer programming, specifically C# po sa ngayon, please do like and subscribe to my channel. And then at the same time, pa-click na din po ng notification bell para pag may bago po akong upload, automatic may inform po kayo. Sige po, maraming salamat.